Hi! Tay Telly here! Kung mayroon mang price na available para sa most tolerant na halaman, ay siguradong isa ang snake plant sa manguhuna rito. Very straightforward lang kasi ang pag-aalaga sa halamang ito. Kahit na hindi mo ito diligan ng isang linggo, ay mukha pa rin fresh ang mga dahon nito. Nakaka-survive din ito sa low light levels, drought, at ilang mga insect problems. Kaya nga sikat na sikat ito, lalo na sa mga certified plantito at plantita natin. Hindi lang yan. Ayon sa research ng NASA, may kakayahan din ang snake plant na panatilihing malinis ang hangin na iyong nilalanghap sa loob ng iyong bahay. Nakakatulong ito sa pag-remove ng toxic air pollutants at sa pag-absorb ng mga cancer-causing pollutants tulad ng carbon dioxide, benzene, formaldehyde, xylene, trichloroethylene, at toluene. Dahil sa ability na ito, maaaring mag-act ang snake plant bilang isang effective defense laban sa mga airborne allergies. Isa pang unique characteristic ng halamang ito ay isa ito sa mga iilang halaman na nakakapag-convert ng carbon dioxide into oxygen sa gabi. Dahil dito, kino-consider ang snake plant na ideal for bedroom since nakakatulong ito sa pag-regulate ng healthy airflow. Ilan pa lamang yan sa mga magagandang katangian ng snake plant na naging dahilan sa pagsikat nito. Kaya naman sigurado ako na kung isa ka sa ating mga plantito at plantita na naniniwala rin sa swerte, malamang sa malamang ay mayroon ka na ring snake plant sa loob ng iyong bahay o bakuran. Pero kahit napangkaraniwan na nating makita ang halamang ito, ay bibihira tayong makakita ng bulaklak nito. Ikaw ba? Nakakita ka na ba ng snake plant na namumulaklak? Ang itsura nito ay parang honeysuckle o lily flowers. Ang stalk nito ay mahaba at may puti o creamy na kulay. Ang stalk na ito ay kayang lumaki ng hanggang 2 to 3 feet at mag-develop ng flowering buds. Kapag nag-bloom na ito, ay maglalabas ito ng mahalimuyak na amoy tuwing gabi na nakaka-attract ng mga peste, kaya dapat mo itong protektahan. Although ang mga bulaklak na ito ay elegante at magandang tingnan, hindi ito typically matibay para gamitin sa mga flower arrangements. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag namulaklak ang snake plant na iyong inaalagaan? Well, good news! Dahil pinaniniwalaan na ang bulaklak ng snake plant ay isang mabisang pampaswerte, lalo na sa mga loto, weteng, at maging sasabong. Pero kung hindi ka naman mahilig sa mga ganitong gawain, huwag kang mag-alala dahil swerte pa rin naman ito sa ibang aspect. Make sure na ilagay mo sa sentro ang iyong snake plant para kumalat ang halimuyak ng bulaklak pagsapit ng gabi at mapuno ng swerte ang iyong tahanan. Huwag itong galawin habang namumulaklak pa. Hayaan mo lang na malanta ang bulaklak, saka mo ito kunin. Kumuha ka ng pulang tela at doon mo ibalot ang bulaklak ng snake plant. Dalhin ito lagi at gawing pampaswerte sa araw-araw. Take note na hating gabi lamang daw dapat kunin ang bulaklak habang naglalabas ito ng halimuyak. Actually, mayroong iba't ibang klase at kulay ang mga bulaklak. Depende sa variety ng snake plant. Ang pinaka-common na kulay ay creamy white, light green, light yellow, white na may hint of lavender, o kaya ay mauve. May iba rin namang species na nagpo-produce ng bright red na kulay ng bulaklak. Ang pinaka-common na species ng snake plant para sa gardening ay ang Sansevieria trifasciata na mas kilala sa tawag na mother-in-law's tongue. However, if gusto mo ng medyo kakaiba, ay may iba pang species at cultivars na worth it hanapin sa market. Tulad ng Sansevieria Golden Hanay na may yellow borders sa may ikling dahon nito. Mayroon ding cylindrical snake plant o Sansevieria cylindrical na may round, dark green, striped leaves at lumalaki ng hanggang 2 to 3 feet. Nandyan din ang Sansevieria trifasciata twist na tulad nga ng pangalan nito ay may twisted na mga dahon. Horizontal naman ang stripes nito at may yellow variegated edges na lumalaki ng hanggang 14 inches ang taas. Ang rhinograss naman
o Sansevieria desertii ay lumalaki ng around 12 inches at may succulent red tinted leaves. Lastly, ang white snake plant o Sansevieria trifasciata bantal sensation ay lumalaki ng around 3 feet ang taas at may mapapayat na dahon with white vertical stripes naman. So paano mo nga ba dapat alagaan ang snake plant para ito ay tumagal at mamulaklak? Sabi ko nga kanina, ang halamang ito ay nagre-require lang ng little attention at low maintenance. Dapat mo lang tandaan na huwag mong diligan ito ng sobra-sobra dahil ang weakness ng snake plant ay too much water. Kaya naman ilagay ito sa isang well-drained pot at diligan lamang kapag tuyo na ang lupa. Pangalawa, indirect sunlight is the best para dito. Though nabubuhay at lumalaki pa rin naman ito kahit ilagay sa madidilim na corners o sa maliliwanag na window areas. Pangatlo, kung nais mo itong paramihin, ay gumupit lang ng healthy leaf malapit sa base at gumawa ng upside down V-cut sa ilalim. Pagkatapos, ay ilagay ang dahon sa malinis na jar na may tubig hanggang sa itaas ng V-cut. Once mag-form na ang roots sa loob ng 3 to 5 weeks, maaari mo na itong i-transfer sa lupa. Ang pamumulaklak ng snake plant ay bihira lamang mangyari. Katunayan, 1 out of 100 snake plants lamang ang nagbo-bloom. Pero tulad ng ibang mga halaman, marirefresh nito ang iyong mood, may enhance ang iyong creativity at mapapaganda pa ang lugar na kinalalagyan nito. Dagdag pa dito, panghatak din ito ng swerte sa buhay mo. Ngunit hindi dapat pilitin na mamulaklak ang snake plant sa pamamagitan ng pag-alter ng environmental conditions. Dahil ang swerte ay makukuha lamang daw kung kusa itong namulaklak bilang resulta ng iyong pag-aalaga. Namulaklak na rin ba ang alaga mong snake plant? Tunay ka ngang maswerte kung oo. Sa kabila nito, dapat nating tandaan na hindi lamang dapat iasa lahat sa pampaswerte dahil ito ay isa lamang gabay. Mas makakabuti pa rin na haluan ito ng sipag at tiyaga upang patuloy na umunlad ang iyong buhay. Muli, this is Tay Telly, ang iyong number one resources ng makabuluhang kaalaman every week. Kaya subscribe ka na para lagi kang updated. Ingat!